sa aking nakaraan. Siya'y lumiwanag sa puso kong madilim. Sa panganib, buhay ko'y nahawakan. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa kaniya. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa kaniyang kalooban. Sa kanya lamang nahanap ang kasapatan. Sa piling niya'y puno ng ligaya. Kapag kausap, damdamin ko'y kumakaan. Api panatag, buhay ko'y kanyang niyakap. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa kaniya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa kaniyang kalooban. Kaya mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa month of May. Unang-unang araw po sa buwan ng Mayo. Salamat po. Pasensya na po kayo, nagkamali po ng account si Pastor Jack na i-live po ang Bed of Promises sa Mother Earth, CGM Mother Earth page po. Sa kaya inilipat po namin. So pasensya na po, tao lang. I'm busy po kasi kami, nagtatawanan po dito. Medyo po na ano po siya. So medyo na mali po yung kanyang pag pagpo-post ng live ng ano ng BOP.
Thank you kay Lord. So balik po tayo dito sa account po ng inyong lingkod, Pastora Jeanette Damaso. Magandang gabi po. Welcome po. Thank you kay Lord sapagkat another month, sa month of April, alam natin na ang Diyos ang sumama sa atin. Mayroong ups and down, ano man po mga negative, positive na nangyari. Salamat dahil alam natin hindi po tayo binibitawan ng Panginoon. Amen po. So sa month of May, panalangin natin ang buwan na ito ay patuloy din tayong samahan ng Panginoon at patuloy na tayo bigyan ng karunungan, patuloy tayong bigyan ng kalakasan, patuloy tayong patatagin, patuloy tayong gabay yan sa lahat ng bagay na ating gagawin sa bawat araw ng buhay natin. Sabi nga, hindi natin ang alam ang araw ng bukas, pero kilala natin ang may hawak ng ating buhay. Kaya patuloy natin itong pagkatiwala sa Panginoon. Dahil sabi nga, ang nagtitiwala sa Diyos ay matutulad sa isang puno na nakatanim. Diba? Mapalad ang nagtitiwala sa Diyos, sabi doon. Siya ay matutulad sa isang puno na nakatanim sa tabi ng ilog. Na hindi matatakot, dumating man ang tag-init, dumaba man ang tag-araw, hindi siya matutuyo, ang dahon niya ay hindi matutuyo. At siya ay ano, tawag to, ang kanyang dahon ay magiging sariwa, di ba? Sabi doon, wala siyang katatakutan. Sabi doon po, at ang sabi po doon, sapagkat siya ay mamumunga, di ba? Siya ay walang tigil na mamumunga at patuloy na mamumunga. Sapagkat siya ay nakadikit, di ba? Nakatanim sa tabi ng ilog, hindi matutuyuan. Kaya patuloy natin ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay sa buhay po natin. Huwag tayong magsawang manalangin, huwag tayong magsawang magtiwala sa Diyos, huwag tayong magsawa na tumawag sa Panginoon. Ano man ang nakikita natin, huwag tayong naniniwala sa nakikita natin. Ang panampalatayanan natin yung mga pangako ng Diyos, yun ang ilagay natin sa puso't isip natin. Kung nakikita natin ay negative, huwag natin yung paniwalaan. Ang paniwalaan mo, hindi sinungaling ang Diyos na nangako sa'yo. Kung meron kang nararamdamang negative, huwag yan ang paniwalaan mo. Ang paniwalaan mo, yung Diyos na nagsabi ng kanyang mga salita, babantayan niya yon na magkaroon ng katuparan sa buhay natin. Anumang bagay, sitwasyon na negative o mga bagay na pinagdadaanan mong negative, huwag kang tumingin dyan, huwag mong paniwalaan yan, huwag kang mag-focus dyan, bagamat realidad yan, may mga negative things na mangyayari sa buhay natin, pero ituon natin ang ating puso't isip sa mga pangako ng Panginoon na pwede nating panghawakan, pwede nating sandalan, pwede nating pagkatiwalaan, pwede nating panampalatayanan, dahil siya ang nangakong hindi babalik ang salita niya na walang magaganap sa ating mga buhay. Kaya nga ang salita ng Diyos ay kailangan po natin. Amen po. Sige, patuloy tayong manalangin. Patuloy natin ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng bagay sa month of April, May 1 ngayon, at tayo ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon sapagkat patuloy niya tayong pinagkakatiwalaan ng buhay, patuloy niya tayong pinatatatag, tinuturuan niyang lumaban, di ba? Ang realidad sa buhay natin, hindi na natin ito lakas na ito ni Lord. Kasi kung tayo, suko na tayo. Hindi na ito ating lakas, hindi na ito yung katatagan natin, hindi na ito buhay natin. Ito'y buhay na ng Panginoon, lakas at tatag na ito ni Lord. Kasi kung tayo, umayaw na tayo, kung tayo, sumuko na tayo, kung tayo, tumigil na tayo, kung tayo, nagpakalayo-layo na tayo at ginawa na natin lahat ng gusto nating gawin. Baka nagwala na tayo or anuman, pero thank you kay Lord, nagpapatuloy tayo, lumalaban, nagiging matatag, nagiging malakas, nagpapatuloy, di ba? Sapagkat, sabi ng Panginoon, kung kailan tayo mahina, dun tayo malakas, di ba? Kung kailan tayo sumusuko na, dun tayo binibigyan ng Diyos ng kalakasan. Sabi ng Diyos, ang lahat ng bagay, kahit may mga pangangailangan, kahit ang mga sitwasyon sa buhay natin nagpapahina sa atin, dahil sa mga pangangailangan nararanasan natin, pero ang pangako ng Diyos, lahat ng bagay magagawa natin dahil sa lakas na ibinibigay ni Kristo sa atin. Amen?
may lakas na binibigay si Kristo sa atin, kaya magagawa natin ang lahat ng bagay. Amen po. Sige, tayong lahat ay umukot manalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Hindi kami magsasawang dumulog sa iyo. Hindi kami magsasawang manalangin sa iyo. Hindi kami magsasawang tumawag sa iyo. Hindi kami magsasawang magtiwala sa iyo, Panginoon. Hindi kami magsasawang manampalataya sa iyo, Ama. Dahil naniniwala kami't nananampalataya kami, in your perfect time, you will make all things beautiful, Panginoon. Hindi namin panahon, hindi namin oras. Oras mo, Ama, pero habang hindi pa po namin ito nakikita ng piskal naming mga mata, nananampalataya kami by faith. Kami tinugon mo na. By faith, inabot mo na ang pangangailangan namin, Panginoon. At by faith, may ginagawa ka at patuloy kang gumagawa, Panginoon, sa aming mga buhay at sa buhay ng buo naming sambahayan. Ay Lord, haya mo sa gabing ito, minsan pa ipagkatiwala namin sa iyo ang month of May, Lord. May 1 po ngayon. Mula sa araw na ito mo, Lord, hawakan mo ang aming isang buwan, Panginoon, ng month of May upang patuloy na ipagkatiwala sa iyo, Panginoon, ang buwan na ito, Panginoon. Hindi namin alam ang magaganap sa araw ng bukas. Pero kilala namin ang Diyos na may hawak ng aming buhay. Hindi namin alam ang mangyayari bukas, pero nagtitiwala kami sa Diyos na aming tinatawagan. Hindi namin alam ang mangyayari sa araw ng bukas, pero ang sino mang nasa iyong mga kamay, hindi magagalaw ninuman. Lord, hindi namin alam ang mangyayari sa araw ng bukas, pero salamat, Panginoon, makakatiwalaan, masasandalan, Panginoon, at tapat ang Diyos na aming pinagkakatiwalaan. Kaya Lord, salamat po. Hindi man namin nakikita, wala man po kaming Panginoon Panagad alam sa mangyayari, pero salamat. For I know the plans I have for you. Ikaw ang nakakaalam ng plano mo para sa amin, Panginoon. Ang kailangan lamang namin, magtiwala sa ginagawa mo. Ang kailangan lang namin, manampalatayang may ginagawa ka. Kahit hindi pa namin nakikita, kahit negative pa ang nakikita namin, pero Lord, ang gusto mo, magtiwala kami sa iyo. Kahit hindi pa po namin nakikita, manampalataya kaming may ginagawa ka. Patuloy kami pa ng parigad na magsumandal sa mga pangako mo, panghawakan ng mga pangako mo, Panginoon. At isang araw, ipakikita mo sa amin ang bunga ng aming pananampalataya. Dahil sa mundo, kailangan mo nang makita bago maniwala. Pero sa iyo, Panginoon, sabi mo sa amin, manampalataya ka, ipakikita ko sa iyo. Yun ang sabi mo, Panginoon. Manampalataya kami, ipakikita mo sa amin, Panginoon. Kaya nananampalataya kami sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Tinugon mo na ang aming mga panalangin. Nananampalataya kami, Panginoon. Pinagaling mo na ang mga sakit at karamdaman na tataglay ng aming mga mahal sa buhay. Nananampalataya kami. Pinrovide mo na ang lahat ng aming pangangailangan. Maraming salamat. Nananampalataya kami. Tinugon mo na ang mga panalangin ng aking mga kapatid, Panginoon. Nananampalataya kami. Yung favor na hinihingi namin, binigay mo na, Panginoon. Nananampalataya kami. Yung kaligtasan ng buo naming sambahayan, Panginoon, ay tinugon mo na, Father God. Nananampalataya kami, Panginoon. Yung pong doors of opportunity ay patuloy mong binubuksan sa aming mga buhay. Nananampalataya kami, Lord, sa himala na ginagawa mo, gagawin mo, at marami ka pang gagawin sa buhay ng mga taong nananampalataya sa iyo, Ama. By faith, we receive it in Jesus' name. Lahat ng aming kahilingan, lahat ng desire ng puso namin, lahat ng prayer request namin, lahat ng laman ng puso't isip namin, hindi man nabanggit ni Pastora Janet, hindi man naisulat, hindi man nabasa, hindi man alam ng mga tao, Lord God, alam naming hayag sa iyo ang laman ng puso ng mga BOP viewers namin. Hayag sa iyo ang aming mga isipan, Panginoon. At sa oras na ito, by faith, we receive it in Jesus' name. Lahat
ng panalangin, lahat ng prayer request, lahat ng kahilingan, lahat ng dinadaing namin sa iyo, lahat ng iniiyak namin, Ama, lahat ng pangangailangan namin, lahat ng mga bagay na nagbibigay sa amin ng takot, lahat ng mga bagay, Lord, mga alalahanin, lahat ng bagay na bumabagabag sa amin, Lord, by faith we receive it, Lord God. Tinugon mo na, na pagtagumpayan na namin, Ama, may himala, Panginoon, at may katugunan sa lahat ng nananampalataya sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalay mo po, Panginoon, ang pakikinig ng iyong mga salita. Ikaw ang nangako, kung nasa ng salita mo, naroon ang kapangyarihan. Abutin mo kami sa tunay naming kalagayan. Salamat po, Ama, hayag sa iyo ang aming buhay. Wala kaming pwedeng itago sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, ang Espiritu Santo, patuloy kaming samahan, abutin kami sa tunay naming kalagayan. Sa iyo kami sumasandal. Lahat ng papuri sa iyo lamang sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. So, hindi pa natin tinatanggap, hindi pa natin nakikita, pero by faith, tinugon na tayo ng Panginoon. Diba? Yun ang gusto ni Lord eh. Yung pananampalataya daw ay paniniwala mo sa mga bagay na hindi mo nakikita. Diba? At umaasa ka na magaganap ang mga bagay, ang mangyayari ang mga bagay na iyong inaasahan. So, by faith, tinanggap na natin. Amen po. Magandang gabi po. Welcome po. Minsan pa sa Bed of Promises, hindi tayo magsasawang manalangin. Sama-sama tayo. Kaya samahan niyo po kami sa intro pa lang ng ating gawain, yung prayer, hindi po natin yan titigilan. Sabi ni Lord, pray without ceasing. Hanggat hindi nakikita ng physical nating mga mata, hindi tayo titigil, sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Araw-araw tayo'y dumudulog. Araw-araw nagtitiwala tayo sa Kanya. Araw-araw umiiyak tayo, araw-araw tumatawag tayo sa Kanya, araw-araw tayo ay sumasandal sa kapangyarihan niya. Yan ang gusto ng Panginoon. Amen po. Amen. So ang ating teksto sa gabing ito ay Psalms 92 verse 13. Ano pong pagkasabi dyan? Basahin po natin. They are like trees planted in the house of the Lord that flourish in the temple of our God. O diba? Nung Friday, ang pinag-aralan natin, matutulad daw ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, yung mga tao daw na tumatawag at umaasa sa Kanya. Ano sabi doon? Matutulad daw sa halamang nakatanim, sa tabi ng ilog, sa tabi ng batis. Ngayon naman, sila'y matutulad, sila'y katulad ng isang mga punong planted in the house of the Lord. Oh, inihalin tulad na naman na yun, mga taong nagtitiwala sa Diyos, patuloy na tumatawag, hindi nagsasawa, hindi napapagod magtiwala kay Lord. Yan daw ay mga taong mga punong planted, like trees planted in the house of the Lord. Hindi lang sa tabi ng ilog, hindi lang sa tabi ng batis, matutulad daw sa mga halamang nakatanim. Diba? Sabi sa Tagalog, basahin nga natin, mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. O bakit ito namumunga? Diba? O pinag-usapan natin yan, yung matabang lupa, yung bini ay salita ng Diyos na natatanim sa mga lupa. Ano yung lupa? Yun yung puso natin. So pag ang puso natin ay matabang lupa, yung bini na salita ng Diyos na natanim sa ating lupa, sa ating puso na matabang lupa, mamumunga. Gusto ng Diyos, mamunga tayo para tayo malamang disipulo niya, nalulugod ang Ama, ang Diyos Ama, pag tayo'y namumunga ng sagana. At yung paano tayo mamumunga? Yung ating pong puso ay mataba. Paano, bakit mataba ang puso ng tao? Sa hinahanap ang Diyos, na uuhaw sa Diyos, ano man ang mangyari, hindi siya, di ba? Bigyan ko kayo ng medyo background ng konti, di ba? Yung bato, ano daw yung pong mga salita ng Diyos na natanim sa batuhan, fell along the path taken by the devil. So yan yung mga taong nakinig ng salita ng Diyos.
Pero yan ang ayun, yan daw ay mga binhi na natanim na laglag sa tabi ng daan, natapakan, tinuka ng ibon at kinain. Yan daw yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, pero nung nilagyan ni Satanas ng kasinungalingan sa isip, o totoo bang ang Diyos mo nagpo-provide? Bakit ang dami mong utang? Bakit ang dami mong pangangailangan? Ayun, nawala na yung salita ng Diyos na ang Diyos, I am the Lord. Sabi niya, and my God will supply all your needs. Yung pangako ng Diyos, wala, ninakaw ng kaaway. Kasi naglagay si Satanas ng kasinungalingan sa isip. Kaya yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos na natanim sa puso, ninakaw ng kaaway. Nagkaroon ng doubt eh. Kasi in-entertain yung kasinungulang nila, kasinungalingang nilalagay ni Satanas. O, totoo bang ang Diyos mo nagpapagaling? O, totoo bang kay lingkod ng Diyos? O, totoo bang anak ka ng Diyos? Bakit ang daming problema? Bakit ganyan ang buhay mo? Bakit ang dami yung pinagdadaanan? Ayan na. Yan po yung mga fell along the path. Yan daw yung mga binhing na laglag sa tabi ng daan, naapakan, dumating ang ibon, tinuka at kinain. Yan yung mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos, in-entertain ang mga kasinungalingang nilagay ni Satanas sa kanilang puso't isip. Kaya ang salita ng Diyos ay ninakaw ng kaaway. Nag-doubt, nawala ng tiwala sa Diyos, nawala ng pananampalataya, kaya nawala sila sa Panginoon. Fell in rocky places. Ito daw po yung mabato. Mga bining na laglag sa batuhan. May konting lupa kaya tumubo naman. Pero sabi doon, no shallow soil, no roots, lack of water. Eh dahil mabato, ay kulang ang lupa, kukunti ang lupa dahil mabato nga, walang masyadong ugat kasi nga hindi, wala nga lupa, mabato, hindi inugatan at kulang sa tubig kasi nga konti ang lupa, kulang ang sisip-sip ng tubig. So ganun, anong nangyari? Ito daw po yung mga taong ano, mga patay ang pananampalataya na persecute dahil sa salita ng Diyos. Kumbaga, yung salita ng Diyos sa pinapakinggan nila dahil nasaktan, tinamaan, or maring na-rebuke ng Word of God na tinatanggap nila. Yung gusto, ito yung mga taong ang gusto ang Word of God, puro blessing lang. Ito yung mga taong ang gusto ang napapakinggan nilang salita ng Diyos ay puro magaganda lang, humihimas, kumbaga parang ano ng aalo, puro blessing, favor. Pero pag nakarinig na ng salita ng Diyos, ano na nangyayari pag tinamaan na, na-rebuke na, natuwid na yung buhay niya? Ang salita ng Diyos ay ano, parang mayroong mensaheng binibigay sa kanya, hindi niya gusto dahil again sa buhay niya. Yan yung mga taong na ano, yung salita ng Diyos na dating pagpapala sa kanila, nagig ang salita ng Diyos ay kinatitisuran na nila o na-persecute dahil sa salita ng Diyos. Okay, yan yung mga mabato ang puso, mga taong mabato, hindi kulang sa sa tubig, kulang sa ugat, hindi inugatan ang salita ng Diyos. Okay, yan yung mga taong namimili lang ng salita ng Diyos na kanilang papakinggan. Okay, fell along thorns, worries of yung pong mga madawag, matinik, yan, lupang merong lupa pero mayroong tumubong matinik o dawag, may damo, kumbaga. Kaya ito daw yung mga taong ano, nakinig ng salita ng Diyos pero dahil sa worries of life, worries of this life, dahil sa sobrang ng mga alalahanin, nakapokus sa mga problema, nakapokus sa mga alalahanin sa buhay, nawala ng puwang ang salita ng Diyos. Yung mga taong deceitfulness of wealth, yung mga taong masyadong inibig ang kayamanan, inibig ang salapi, na wala ng puwang ang salita ng Diyos sa puso nila. O yung pala, pleasure of the world, dahil dun sa mga kalayawan, mga bagay na tinatamasa, yung mga bagay, pleasure, lahat ng mga material na bagay, na wala ng puwang ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Bakit? Dun na na-focus eh. Kumbaga yung binhi na natanim sa kanilang sa lupa, may dawag. Ang sabi doon, choke, di ba? Kumbaga parang yung dawag kinain o parang ano na overcome yung salita ng Diyos na natanim sa puso nila. Yung dawag, yung tinik,
di ba, na matinik. Yun po ang mas lalong ano, kumbaga, napang-ibabawan yung salita ng Diyos na natanim. Oh. Yan yung mga, dahil sa dami ng mga worries of life, na wala na ng panahong makinig ng salita ng Diyos. Yan yung mga deceitfulness of wealth. Dahil hindi naman masama ang trabaho, hindi masama ang business, hindi masama ang umaman, hindi masama yung mga pinagkakaabalahan natin. Pero dahil sa deceitfulness of wealth, na wala ng puwang ang salita ng Diyos, wala ng panahong makinig ng salita ng Diyos, wala ng panahong manalangin, wala ng panahong dumalo, wala ng panahon. Bakit inagaw sila ng mga pangangailangan, inagaw sila ng mga material na bagay at yung pleasure, yung kalayawan. O di ba na yung bong ito example ito eh yung mga nagugumon sa mga laro, hindi masama yun. Hindi naman masama yan kung ayan ay libangan. Pero pag nagiging addiction na po, magbantay po tayo. Yung mga games sa Facebook, yung mga games, pag-TikTok na yan, hindi po yan masama. Inuulit ko ha. Pero kapag yan, addiction na, kapatid, lahat ng sobra masama. Pag inaagaw na ang panahon mo sa Diyos, ano pa yung mga bag, pinapanood sa YouTube, pinapanood sa Netflix, pinapanood sa mga anumang bagay, hindi po yan masama. Pero pag naaagaw na ang panahon mo para sa Diyos, kapatid, gumising ka. Lahat ng sobra masama. Pag nag-aagaw na yan ang time mo kay Lord, time manalangin, hindi na makapanalangin. Time dumalo, hindi na makadalo. Time makinig ng salita ng Diyos, hindi na makapakinig ng salita ng Diyos. Dahil sa mga bagay na yan, kapatid, gumising ka. Bakit? Darating ang araw, mamamatay, mawawala ng puwang ang salita ng Diyos sa puso mo at walang mangyayari sa buhay natin. At yung matabang lupa, ano yan? Yan yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at namunga. May 30, may 60, may 100. Amen po. Kaya yan po, yan yung mga taong matutulad. Diba? Sabi doon, sino yung mga taong yan? Mga talagang namunga. Nagtitiwala. Dati nagtitiwala sa lakas niya. Ngayon kay Lord na. Dati yung mga taong nagtitiwala sa kanyang, yung mga tao sa paligid niya. Ngayon kay Lord na. Dati nagtitiwala sa kinikita niya, sa trabaho niya. Nagtitiwala sa mga bagay, sa mga binibigay ng tao. Nagtitiwala. Hindi po yan masama. Pero lagi nating tandaan, ang gusto ng Diyos, sumpain ang taong nagtitiwala sa lakas ng kapwa tao, pero mapalad ang taong nagtitiwala lamang sa Diyos. Matutulad siya sa halamang nakatanim sa tabi ng ilog. Oh, yan yung mga taong namumunga. Ang tiwala nasa Diyos. Yan yung mga taong lumalayo sa kasamaan sa mundong ito. Yung tulad yan, sila'y matutulad sa halamang nakatanim. Diba? Nakatanim sa tabi ng batis. O sa Jeremiah, tabi ng ilog. Sa Awit, chapter 1, tabi ng batis. Matutulad sila yung mga taong lumalayo sa kasalanan. Mga taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Yan daw yung mga taong ano? Matutulad sa punong nakatanim sa tabi ng batis. At ito na naman. Ano yan? Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh. Kaya sa tahanan na ng Diyos. Eh lalo na, eh yung ilog, yung ano, batis, pwede pa yan, may limitasyon pa yan. Pero ito, tahanan ni Yahweh. Pero yung mga yun, ang ilog at batis, ay nag-ano lang, simbolo lang yan. Na pag ikaw ay nagtiwala kay Lord, si Lord ang magpo-provide. Si Lord, hindi ka matatakot sa tag-araw. Hindi ka matatakot, matindi man ang sikat ng araw dahil nasa't nakatanim ka sa tabi ng ilog, ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng kailangan mo. O diba? Eh lalo na pag natanim sa tahanan ni Yahweh. O, tabi ng batis, diba? Hindi manganganib. Dumating man ang tagtuyot. Hindi manganganib. Lumaba man ang tag-araw. Hindi manganganib. Yan yung mga taong ano, nagtitiwala kay Yahweh. Yan yung mga taong ano, lumalayo sa kasamaan. Yan yung mga taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Sila'y matutulad sa
sa halamang natanim sa tabi ng batis o tabi ng ilog. Pinagsama ko na lang po, hindi manganganib, hindi matutuyuan, mananatiling sariwa ang damo at mamumunga magpakailanman, hindi titigil sa pamumunga. O diba? Aleluya! At ngayon, mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh. Tingnan natin, anong pagkakasabi dyan? Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh. Tingnan natin sa verse 12. Sino raw itong mga to? Ayan daw ay ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang sedro sa Libano. Yan po yung mga uri ng puno na sikat noon nung panahon nila Jesus. Nung panahon. Ewan ko, meron pang pantry, meron pa na tart. Pantry? Yan, okay. So yan po, ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang sedro sa Libano. Mga punong grabe yan, mamunga. O diba, yan yung mga taong matuwid. Mga tao na tumanggap kay Kristo, naging matuwid dahil sila'y naging anak ng Diyos. Yan yung mga taong pinatawad ang kasalanan dahil si Kristo ang nagbayad ng kasalanan natin. Kaya naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Verse 13, ito yung mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. O, diba? O, sabi doon, the secure prosperity, fruitfulness of the righteous, di ba? Secure prosperity, secure fruitfulness. Ano pa? Name it. Secured ka pag ikaw ay punong natanim sa tahanan ni Yahweh. Secured ka pag ikaw ay nasa ang punong natanim sa templo ng ating Diyos. Secured ka, tsak, ang bunga mo'y darami. Tsak na ang iyong pagpapala mo'y dadami at darating. Hindi lang po yan material, ha. Huwag tayong pag sinabing pagpapala, material na bagay yan. Hindi po yan. Hindi lang po material na bagay yan. Yan po yung security, seguridad natin. Pag ikaw ay punong natanim sa tahanan ni Yahweh, ay ba'y walang gagalaw. Sabi ng Diyos, ang sino mang nasa kamay ko, hindi magagalaw ninuman. Sabi ng Diyos, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pwedeng lumaban sa atin? Sabi ng Diyos, ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. May bagay bang mahirap para sa akin? Oh, kaya secured ang mga taong yan, sila'y matutulad sa punong na tanim sa tahanan ni Yahweh. Oh, aleluya! Sabi doon, planted in the house of the Lord, through the wicked may spring up like grass, their end is sure, di ba? Sinabi din po kung paanong ang matuwid, ang mga anak ng Diyos, ang mga nagtitiwala sa Diyos, ang mga tumatawag sa Diyos, ang mga nagbibigay ng halaga sa salita ng Diyos, ang mga tao na nagmamahal sa Panginoon, sila'y matatanim, mga punong, sila'y katulad ng punong na tanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Pero sinabi din ni Lord yung assurance ng mga taong wicked, yung mga taong walang panahon sa Diyos, yung mga taong dinideny ang Diyos, yung mga taong hindi naniwala kay Kristo, yung mga taong dininay ang pagkakristo ni Jesus, ang kaligtasan na inalok ni Kristo ay kanilang tinanggihan. Yan yung mga taong hindi nagbibigay ng panahon sa Diyos. Sino raw yan? Sabi sa verse 7, pagka ang masama ay lumilitaw na parang damo, at pagka gumiginhawa ang lahat ng manggagawa ng kasamaan ay upang mga lipol sila magpakailanman. O di ba? Sa good news, magandang pagkakasabi eh. Tingnan nga natin 92 verse 7. Sabi dito, ang mga masama kahit na dumami. O, ang mga masama kahit na dumami, sila may umunlad, yaong sasapitin nila'y hahantungan ay pagkapahamak. O, di ba? Ang mga masasama kahit dumami, kahit pa sila umunlad, sabi ng Biblia, yaong sasapitin nila'y hahantungan ay pagkapahamak. O, nag-i-enjoy sila, dumami man ang masama, umunlad man ang masama, pero ang kapahamakan darating sa kanila pagdating ng araw. Oh,
Nag-gets mo natin. So, paano binibigyan ng Diyos ng katiyakan ang mga matutuwid, ganun din ang masasama. At hinihilintulad sila saan? Lumilitaw na parang damo. Oh, di ba? At pagka gumiginhawa ang lahat ng manggagawa ng kasamaan, kahit guminhawa ang mga masasama, kahit pa yan ay lumilitaw na parang damo, ibig sabihin, kahit tumubo pa yan, kahit dumami pa sila, manlilipol sila magpakailanman. Oh, kaya kung may pangako sa atin na patuloy na nagbibigay, nagpapahalaga sa Diyos, yung mga taong hindi nagpapahalaga sa Diyos, mayroon din silang sasapitan pagdating ng araw. Oh. Sana tayo, di kay Lord na tayo, kay Lord na tayo, pare-pare tayo may sasapitan, may kasasapitan pagdating ng araw. O di kay Lord na tayo, magbigay ka na ng oras kay Lord, huwag mo nang kalimutan si Lord, ang Diyos maging bahagi ng buhay mo. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis kay Lord. Magtiwala ka kay Lord, patuloy kang tumawag, umiyak, kahit ano pa nararanasan mo, magpatuloy ka kay Lord. Bakit? May hangganan lahat ng bagay. Kung ang masama nananagana, may hangganan yan. Malilipol sila. Sabi ng Biblia, kung ang matuwid nagdudusa, nagsasakripisyo ang matuwid, may hangganan yan. Darating ang araw, tayo'y bibigyan ng reward na lahat ng magtatagumpay, sabi ng Diyos, ay dadakilaing kasama ni Kristo pagdating ng araw. Oh, naintindihan po natin. Okay, so sabi doon sa 92 verse 13, ulitin natin, mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Diba? Yan yung mga taong nagtitiwala sa Diyos, kaya ngayon prayer natin, kahit hindi mo maintindihan, ba't pinahintulot ng Diyos? Pero nagtitiwala ka sa Kanya, hindi ka nag-aalinlangan sa katapatan ng Diyos. Diba? Yan yung mga taong kahit anong dami ng ginagawa, kahit anong pagod sa maghapon, nagbibigay ng oras sa Panginoon dahil alam nila sila'y matutulad sa punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Ang mga taong nagpapahalaga sa Diyos, ang mga taong nagbibigay ng oras sa Diyos, ang mga taong na talagang pinapahalagahan ng salita ng Diyos. Kahit pagod, kahit maraming ginagawa, kahit maraming mga pinagdadaanan, kahit maraming problema, yan po yung mga taong matutulad sa punong nakatanim sa tabi ng ilog. Uulitin natin, ang sarap pakinggan. Hindi matatakot, hindi manganganib kahit magtag-init. Hindi kahit humaba pa ang tag-araw. O diba? Ang sarap pakinggan. Diba? Patuloy silang mamumunga. O, yung mga taong hindi nakikinig sa payo ng masama, yung mga taong kahit pinepersecute, ay, nakikinig ka na pala ng salita ng Diyos, ay, buang ka na rin pala, ay, dumadalo ka na rin pala dyan sa mga praise the Lord, ay, nagbago ka na pala ng relihiyon, yung mga taong inuuyam ka dahil pinahahalagahan mo salita ng Diyos, di ka naman nagpalit ng relihiyon na, nakinig ka lang ng salita ng Diyos, alam, salita ng Diyos, kailangan natin, yan ang ating buhay, ang mahalaga, kahit ano relihiyon mo, basta si Kristo tagapagligtas mo, tuloy, ligtas tayo, hindi tayo sa relihiyon nakatingin. O, kahit inuuyam, pero nagpapatuloy sa Panginoon, kapatid, matutulad ka sa punong nakatanim. Saan? Sa tabi ng batis. O, diba? Ang sarap pakinggan. Sabi dun matutulad daw sa nakatanim sa tabi ng batis, diba? Yan yung mga nagbubulay, di ba? Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. O di ba? Kahit pinepersecute, tuloy makinig ng salita ng Diyos. Kahit pagod, tuloy binubulay ang salita ng Diyos araw at gabi. Pinapahalaga ng salita ng Diyos. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. O, diba? Yan yung mga taong may pagpapahalaga sa salita ng Diyos. O, naiintindihan natin? Ano yan? Sino raw yan? Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na araw, na aral?
Masaya pag nakikinig ng salita ng Diyos. Masaya pag mayroon siyang time. Ayun, makakapakinig na naman ako. Excited sa mensahe ng Panginoon. Masaya pa rin kahit tinatamaan, kahit nire-rebuke, kahit kinokorek, kahit ang salita ng Diyos against sa kanyang paniniwala o sa kanyang prinsipyo o against sa pamahiin niya o against sa kanyang kinagisnan. Pero dahil salita to ng Diyos, magalak. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin niya, nakatitiyak na magtatagumpay. Diba? Kaya tuloy lang ang salita ng Diyos pahalagan, tuloy lang magtiwala sa Diyos. Matutulad daw tayo pag ikaw naman ay nagtiwala sa Diyos, sabi doon, maganda rin ang pangako ng Panginoon. At ngayon po, ang sabi dito, okay, hallelujah, sabi doon, ayan, hindi ko makita. Diba? Kaya yung ano lang ng Panginoon eh, pagpapahalaga lang natin sa mga sinasabi ng Panginoon, di ba? Tinan mo oh, di ba? Sinasabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Tumatalikod sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sabi doon, sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Kaya tayo, hindi tayo nagtitiwala sa ating, sa lakas ng tao. Hindi ang provider natin, hindi ang asawa natin, si Lord ang magsusuporta sa ating pagtanda natin, hindi mga anak natin, si Lord ang kakalinga sa atin. Yan mga tao yan, instrumento lang ni Lord. Yung mga nagpapala sa atin, instrumento lang ni Lord yan. Si Lord ang nagpapala. Yung mga anak natin nagbibigay ng sweldo, bumibili ng kailangan natin, binibless tayo. Yung mga taong nagbibigay sa atin, tumutulong sa atin, gumagawa sa atin ng mabuti. Yung trabaho natin, yung business natin, yung boss natin, mga kaibigan natin, asawa natin, anak natin, lahat ng tao sa paligid natin, instrumento lang yan. Si Lord ang tunay na nagpapala sa atin. Si Lord ang tunay na tumutulong sa atin. Instrumento lang ang tao. Kaya sabi niya, susumpain ko ang nagtitiwala sa lakas ng kapwa-tao, sa mga taong may hangganan ng buhay. Pero mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos lamang. Bakit? Matutulad siya, ang katulad niya ay halamang tumubo sa ia. Ngunit, maligaya ang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang na tanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat namamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Diba? At ito naman, ang sarap lang balik-balikan eh, diba? Ito, ang matuwid, yung mga tumanggap kay Kristo, yung mga nanampalatayang si Kristo nagbayad ng kasalanan natin, yung mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, si Kristo ang dahilan bakit tayo pupunta sa langit, si Kristo ang tagapagligtas natin, si Kristo ang dahilan bakit tayo binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, si Kristo ang dahilan bakit tayo napatawad sa kasalanan natin. Si Kristo ang dahilan kaya tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos. Sino raw ito? Ito ang mga taong katulad ng punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos. Bunga nila'y darami. Okay, sabi doon, but the righteous are planted in secure place, in a secure place. See the previous chapter. Retain the vigor of youth into old age, rejoicing in God's just discrimination. Sabi doon, ito na yung mga ang righteous, the righteous are planted in a secure place. Pag matuwid ka, ikaw ay nakatanim sa secure place. Saan daw yun?
tahanan ni Yahweh sa templo ng ating Diyos. Sino daw to? Yung mga taong matuwid. Ano yung security'ng pinangako ng Diyos sa mga taong matuwid sa kanyang harapan? Naging matuwid tayo sa Diyos dahil sa kamatayan ni Kristo. Kaya lahat ng tumanggap kay Kristo, si Kristo ang kanyang tagapagligtas, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, nagtayo'y matuwid sa harapan ng Diyos. Ano ang pangako niya para maranasan yung security? Secure ka, kapatid. Nakatanim ka sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos. Ano pangako ng Diyos? Sabi ng ating tingnan mo ang previous chapter. Awit 91. 92 kasi yan, awit 92. Tingnan daw natin yung awit 91. Yan ang security ng mga taong matuwid sa harapan ng Diyos. Naging matuwid dahil kay Kristo. Basahin po natin. Ito po, favorite chapter po ng marami. Awit 91. Dito po tayo magtatapos. Namnamin niyo po yung security na pangako ng Diyos. Ito yung mga punong na tanim sa tahanan ni Yahweh. May seguridad sila at ito ang seguridad nila. Awit 91. Okay. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog kat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Ay kay ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya'y nakatitiyak ka na ikaw ay ligtas. Liingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Yan yung seguridad natin. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng mga patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yung masasamay makikita mong parurusahan. O yan yung sinabi sa 92, kung may pangako sa matuwid, may pangako din sa mga taong masasama. Sino yan? Yung mga nagdi-deny kay Kristo. Dahil kapag naging matuwid tayo dahil sa kamatayan ni Kristo. Okay, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saang dako ka maparoon, tsak kang iingatan. O diba, sa kanilang palad ay itatayukat sila ang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo'y mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpent at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Oh, lahat ng kumikilala sa Diyos, kay Kristo, sa kamatayan ni Kristo, lahat ng kumikilala sa Espiritu Santo, sabi ng Diyos, ang lahat at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. At pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diba? Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan.
Diba? Dadakilain tayo pagdating ng araw. Basta ang pagtitiwala ka sa Diyos. Basta ang pangsalita ng Diyos bubulayin araw at gabi. Pahahalagahan. Basta mananampalataya kay Kristo na siyang daan bakit tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos. Matutulad tayo sa punong natanim sa bahay ng Diyos o sa templo ng Diyos. At ito ang siguridad natin. And verse 16, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Kapatid, yan ang mensahe sa atin ng Panginoon. Yung mga nagtitiwala kay Yahweh, sa Diyos nagtitiwala, hindi sa lakas ng kapwa-tao, sa mga taong may hangganan ng buhay, matutulad sa punong nakatanim sa tabi ng batis. Yung mga taong nagbubulay ng kanyang salita araw at gabi, naggagalak ng salita niya ipakinggan, yan ay mga taong katulad ng punong natanim sa tabi ng ilog. Yung mga taong nananampalataya kay Kristo na tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa ating relihiyon, hindi dahil sa ating mabuting gawa, tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa kamatayan ni Kristo, yan ang mga taong matutulad sa punong natanim sa templo ng Diyos o sa tahanan ng Diyos. Amen. Tayong lahat ay umukot manalangin. Panginoon, maraming salamat. Tunay nga, Panginoon, Aleluya. Ikaw ang kasiguraduhan ng aming buhay. Magtiwala lang kami sa iyo, Lord. Ayaw mo sa tao. Ayaw mo sa lakas namin. Ayaw mo sa mga bagay na amin pong sinasandalan. Ayaw mo sa mga bagay sa mundong ito, Lord. Ikaw lang ang dapat pagkatiwalaan. At Lord, gusto mo rin, Lord, nagagala kami na ang salita mo ipakinggan. Binubulay ang salita mo araw at gabi, Panginoon, pinapahalagahan ang salita mo. Gusto mo rin, Lord, na ang aming kaligtasan dahil sa pananampalataya kay Kristo. Naging matuwid kami sa iyong harapan dahil sa banal na dugo ni Kristo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Hindi dahil sa relihiyon namin, hindi dahil sa mabuting gawa namin, hindi dahil sa anumang bagay na sa tingin namin, Panginoon. Ang pagiging matuwid namin sa harapan mo nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang kasalanan namin, tinanggap namin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, binigyan mo kami ng karapatang maging anak mo dahil naging matuwid kami sa harapan mo dahil sa kamatayan ni Kristo. Lord, huwag mo pong alisin yan sa puso namin upang patuloy kaming mamunga. Dahil nalulugod na paparangalan ang Ama kapag kami namumunga ng sagana. Paano kami mamumunga, Lord? Magtiwala kami sa iyo, huwag sa mundong ito. Sa iyo lang kami magtiwala, huwag sa lakas ng tao. Paano kami mamumunga, Lord? Ang salita mo, Panginoon, ay aming bulayin araw at gabi. Magkaroon ng kagalakan, may kagalakan kapag ang salita mo ay aming pinapakinggan. Paano kami mamumunga, Panginoon? Ay, kami, Panginoon, ay manampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy naming dalangin, Lord, maglagay mo yan sa puso namin. Itimo sa puso namin at huwag namin kalimutan, Panginoon. Salamat po sa paalala. Salamat, Panginoon, sa katuruan. Salamat, Lord, pinapalalim mo kami sa relasyon namin sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Prayer request po para sa ating mga kapatid. Sa oras na ito, prayer healing and miracle para kay Zachariah Gideon Obrero Biloria, yung apo po ni Brother Ness Obrero. Lord, sa oras na ito, Lord, nagsusugat po yun. Thank you, Lord. Nagsusugat po kasi yung kanyang leeg, yung iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Dahil daw po ito ay sa hangin, sabi daw sa hangin. So, thank you, Lord, sapagkat
Ngayon daw po ay medyo, thank you Lord sa kagalingan, medyo natutuyo na raw po ang sugat ni Zachariah. Lord, thank you po. Patuloy namin dinideklara yung complete healing at miracle, Lord. Dinideklara namin sa yung mga latay si Zachariah Gideon Obrero Villoria ay nagkaroon ng kagalingan. Pray po namin para kay Lorna de Sacola Bautista at ang buo niyang sambahayan. Kay Carlos Bautista, kay Clarissa Joyce Bautista, kay Chin Valerie Bautista, kay Cherry Bautista at sa buong sambahayan, sa mga magulang ni Lorna, tita, tito, pamangkin, apo, hipag, bayaw, lahat ng kamag-anak, Lord God. Dinideklara po namin yung favor, answered prayer, kaligtasan ng buo nilang sambahayan, protection at covering, Lord, good health, Lord, at mahaba pang buhay in Jesus' name. Prayer po namin para kay Erlinda Macandog Sardinio, Lord. Lord, yung pong protection, guidance, Panginoon, sa kanya, sampu ng kanyang buong sambahayan, protection, guidance, good health, strength, provision, blessings, long life, para sa kanyang sa kanyang buong sambahayan, sa kanyang mga anak, apo, mga kapatid, at lahat ng kamag-anak, Panginoon, na Macandog Sardinio family in Jesus' name. Prayer po namin para kay Sister Gaylord Disabal from Qatar, Ana May Kalagayan, ang kanyang mami, Christy Kalagayan, Nanay Mitring Kalagayan. Thank you Lord sa good health ni Nanay Mitring. Malakas na resistensya at good health. Kaya doon ko Arnold Kalagayan and Evelyn Kalagayan na nasa Qatar. Lord, kalingain mo Panginoon ang pamilyang ito, Panginoon. At kung dalangin yung protection at covering mo, kaaliwan habang malayo si Gaylord Isabel at si Arnold and Evelyn sa kanilang mga mahal sa buhay at sila'y nasa Qatar, Lord, yung kaaliwan mo, protection at covering at patuloy mong pagkalinga sa kanila habang malayo sa pamilya, ingatan mo rin po ang pamilyang kanilang iniwanan sa Pilipinas. Lord, salamat po Ama, pagpalain mo pa yung parigan ng aking mga kapatid, kalingain mo po ang pamilyang ito sa pangalan ni Jesus. Prayer po namin para kay Nanay Nel Ramos at kay Robert Niel Salvador na nasa Qatar, anak ni Nanay Nelly Nel Ramos na nasa Qatar. Lord, patuloy mong kalingain Panginoon si Nanay Nel Ramos, sampu ng kanyang anak na si Robert na nasa Qatar. Kaaliwan Lord at pag-iingat, ganun po sa iba pang mga anak ni Nanay Nel, apo Panginoon, mga kapatid, hipag, bayaw, buong sambahayan ni Nanay Nel Ramos, Lord, patuloy namin dalangin yung good health, long life, Lord, at malakas na resistensya, assurance ng kaligtasan ng buo nilang sambahayan, protection at covering mo, Panginoon, sa buo niyang pamilya. In Jesus' name. Pray po namin para kay Sister Yoli Telmo, Danilo Telmo, good health business, Lord, nila. Good health, Panginoon, sa pag-asawang ito, sa kanilang mga anak at apo, Panginoon, at yung business, Lord, patuloy mo rin pong palagoy na trabaho, Panginoon, ni Danilo. Thank you, Lord, it is you who gives them the ability to produce wealth. Ganun din po kay Sister Celeste Idanan, Panginoon, and family. And Sister, at ang dalangin ko, Lord, ay patuloy mong kalingain, Panginoon, ang pamilya nila, Ama, yung assurance ng kaligtasan ng mga anak ni Sister Celeste, mga apo, Panginoon, manugang Ama, salamat na patuloy kang gumagawa sa buhay nila in Jesus' name. Lord, ganun po, Father God, sa prayer po namin para kay si Ate Celia Pili. Lord, yung business na pinagkatiwala mo sa kala ni Ate Sophie, Lord. Thank you, Lord God. It is you who gives them the ability to produce wealth. Ganun din po ng parang sa kala mga kapatid na si Danny Pili, Tony Pili, at iba pa po mga kapatid, hipag, bayaw, pamangkin, apo, Panginoon, at mga mahal nila sa buhay, Father God, dalangin ko po, Lord God, yung good health sa buo nilang sambahayan, malakas na resistensya, assurance ng kaligtasan nila, Ama, protection at covering mo, Panginoon, at patuloy na pagkilos mo sa pamilya, Pili, Panginoon, in Jesus' name. Pero pwede namin din po tinata sa iyo yung mga birthday celebrant, si Sir Geoffrey Delarmente, happy birthday po today, at si Sam Ramos, happy birthday. Ganun din po si Sister Jing Babiera, alam ko May 1 din po, happy birthday po. At si Benedict Solis, birthday po niya nung April 28. Kanina ko lang po nabasa yung message ni Sister Evelyn. So happy birthday Benedict Solis nung April 28 at yung ating celebrant ngayong May 1. So Lord, salamat po, nakikigalak po kami pa ng Father God sa mga birthday celebrants, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, yung good health, long
long life, favor, answered prayer, Father God, at patuloy mong pagkilos po sa buhay nila, Ama. Patuloy kong dinitiklara, Lord God, ang assurance ng kaligtasan nila. Pagpalay mo bawat hawakan ng kanilang kamay, Panginoon, abutin mo sila sa tunay nilang kalagayan. At dalangin ko maganap ang plano mo sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat, Ama, in Jesus' name. At yung mga kapatid natin, nag-start ang pangalan sa letter D. Sige po. Okay, letter D tayo kasi letter C last time. So kung hindi ko mapasama ngayon, sasama ko po bukas. Si Dory Hoble Kalimlim and family. Divina Bariso and family. Annalyn Kapungkol and family. Delia Aguila and family. DJ Tang Mix Zip and family. Delia Raffles and family. Dorina Galad and family. Dox Contreras and family. Dalia Aplacador and family. Dolon Nance and family, Dominador Kakal Jr. and family, Dolores Concha and family, Daisy Cass and family, Delia Aguilar, Aguila and family, Del Benedicto and family, David Sunga and family, Deli Francisco and family, Dominic Bibar and family, Dolores Kabitana Raya and family. Lord, salamat po sa lahat ng mga BOP viewers namin. Nag-i-start ang pangalan sa letter D. Nabanggit ko't hindi ang pangalan nila, Lord, kilala mo po sila, Ama. Patuloy kong dinidiklara, Lord God, sa kanila at sa buo nilang sambahayan ang assurance ng kaligtasan, Panginoon, ang protection at covering mo, good health, long life, at provision sa lahat ng pangangailangan, doors of opportunity, Panginoon, at patuloy pa ng Father God na patuloy na pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Lord, patuloy naming dalangin, patuloy kang gumawa. Kalingain mo, Panginoon, ng bawat individual na ito na mga BOP viewers namin, sampu ng buo nilang pamilya. Maganap ang plano mo sa kanilang mga buhay, sa buo nilang sambahayan. Pagpalain mo, Panginoon, sila sa araw-araw at patuloy na ingatan. Salamat po, Ama, sa gabing ito, sa iyong katugunan, sa lahat ng bagay, Ama, ang lahat ng papuri sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po. Pagbalain po tayo ng Panginoon.